Hello, good evening to everyone. It's me, Sanit again. Welcome back to my channel. This is our project this evening. Ito po yung ating project ngayong gabi. Ito po yung pinaka main tote bag po, 28x30 po yung size niya. 28 po itong length niya. 30 po itong lapad niya, Of course, meron po tayong pocket sa loob. Wala akong ilalagay na pocket sa labas nito, kundi sa loob po lahat, So, I have my pocket left and right po sa loob. So, ito po yung pinaka-main ng ating tote bag. And ito po yung ating lining, Kinuha ko po yung kulay ng lining dito lang po sa very slight na po yan na kulay. Ito po ang ating project ngayong gabi. And of course, meron na po siyang for the zipper. At yung sa zipper po, tatahian lang natin dyan. And actually, prepare na po ito kasi ito po ay nung previous pang araw. Sinandwich lang po natin yung zipper, tapos tinahian, Yeah, so prepare na po yung zipper natin. So proceed na lang po tayo dito sa handle niya. At this procedure po as before, pinupold lang po natin yung both side. Tapos sa gusto ko nga po ito, merong ganito. So ilalagay ko po sa extra strap, and so to the edges. Pupold po natin to para magka-shape. Ganyan. Pupold natin para magka-shape pagkatapos nating tahian, Ganyan lang po. Pagkatapos po nating ma-prepare, tatahian po natin 'yan diyan, Ayan. Ito na po yung ating handle, Prepare natin yung mga bulsa, at tatayaan natin dyan as remain open po, So yan po yung gagawin natin sa bulsa, And cut off natin to bago natin baliktarin. I-flatten po natin bago po natin ikabit dun sa ating lining, Tahian din po natin yung top edges niya bago po natin ikabit sa ating lining. Ngayon po, ipipix na po natin yung ating pocket sa lining. So, tahian po natin. Parehas po natin siyang tatahian. Bago natin buuhin, ikakabit po muna natin yung ating mga handle. Ipipix po natin. So, let's do it po. Buuhin na po natin. So, tahian po natin sa panabi hanggang doon po sa bottom. Tinahian ko na rin po yung mga corners, I sew to the corner also before we fix together our tote bag. Prepare na rin po natin yung ating lining, we sew to the edges, but remain open po this part para po pagbaliktad, So, let's do it po, we sew to the edges. Now, we fix together our lining in the outer part of our tote bag. Ngayon po, i-fix na natin. So, ipasok po natin yung ating pinaka-main ng tote bag sa lining. And then, i-prepare po natin ng maayos. Ayusin po natin. And then, after we make properly, we fix properly first. And then, we sew to the top edges. Pagkatapos nating ipantay iyan, ay tatahiin po natin sa kaniyang top edges po. Now, we turn the fabric. Baliktarin na po natin. So, the opening, tahian po natin po yung bukas na part. I-flatten po natin yung top edges. Make sure that is flat. And, fix nicely and we sew to the top edges together with the zipper. So ikakabit na din po natin yung zipper, at isasabay na po natin sa pagtahi sa top edges po ng ating tote bag. Ngayon po, itatahi natin itong palibot.
kakabit natin yung zipper, ano po, tapos tatahiyan natin dyan, ano po, for the final touch po. Lalagyan po natin dito ng tax, ano po, tatahiyan natin dyan, dyan, at dito po. Ito na po yung bag natin ang natapos, ano po. Ang pagbabago po dito, lahat ko po siya tinahian. Yan, ano po. And, syempre may zipper po tayo sa loob. Ganyan. At ito po yung nadagdag, pampatigas po sa loob. Para maging matigas po yung, hindi ma-deform yung ating tote bag. Yan po yung nadagdag sa kanya. Pasok lang natin yan dyan ng maayos, then okay na po yung ating tote bag. So ganito po kaganda yung ating tote bag ngayon, at yan po yung improvement. Now let's proceed to the pouch, ano po, proceed po tayo sa ating pouch. Ito po ay lagayan ng passport, ano po. This pouch is good for the passport. So, I prepare for this one also additional to my tote bag. So, we sew to the edges and remain open to that part, so that is easiest way to turn the fabric, ano po. Tatahian lang po natin parehas, ano po, at let's do it po. I-cut po natin yung mga corners po, ano, at lagyan po natin ng pikite, or yung gugupitan po natin yung mga corners o yung panabi niya, para maganda po yung lapat, maging flatten po, ano. So let's do it po. Cut the excess fabric, ano po, so that won't cause of bulk. Now turn the fabric, baliktarin na po natin. Then, i-flatten po natin. And then, tatahiyan po natin ulit dyan sa palibot. Ano po? Ayan. Now, we fix together po ang ating pouch. So, we sew it on the center. Like that. Now, lagyan po natin ng snap button sa gitna. Ano po? Put some snap button on the center. Ano po? Now, i-fold lang po natin both side, ano po, then tatahian po natin, ano po. So, let's do it po. So, lagyan po natin ng snap button, ano po, dyan, sa dalawang side na yan, ano po. Ito na po yung ating pouch nang natapos, ano po. At pwede po itong lagyan ninyo ng passport, pwede ninyo lagyan ng pera, the card. Yan po yung mga gamit nitong ating pouch na to, ano po. Tamang-tama lang po dito yung ating passport, at sukat na sukat po siya. At bakit po sukat na sukat? Para hindi po nagugusot yung ating passport kapag linagay natin dyan, ano po. So, lahat naman po ng bagay, iingatan po natin siyempre bago natin ilagay dyan. Yan, nakikita nyo po, tamang-tama lang, ano po. So, yan po yung pinakang bonus doon sa aking tote bag. Kasi sabi ko nga, pang sariling gamit lamang po yung tote bag. Kaya gusto ko yung tote bag ko ay may ka-partner na lagayan ng passport. Ano po? So, yan po. At dyan sa gitnang yan, pipwede rin po ninyo lagyan ng card. Pipwede din po ninyo lagyan ng susi, o kaya bills po o coins. Ano po? Ito na po yung ating project ng natapos, ano po. At ganyan na po siya, kaganda, ano po. At meron po siyang pampatigas sa loob, meron siyang lining, zipper. Ito na po yung ating pinagsama-samang project, ano po. Ganyan na po yung natapos, ano po. At meron tayong tote bag. Meron tayong pouch, at meron din po tayong lagayan ng passport. Ano po? Ayan. Para makita ninyo ng maayos. Ayan po yung ating project. Ano po? At lahat po siya maayos yung pagkagawa.
ano, yung aking tote bag po, may patigas po siya, kaya ganyan, kaganda, ano po. Yung ano, video po ng pouch, yung paggawa ko ng pouch na yan, ay nauna ko na pong na-i-upload sa video. Kanya lamang po nga yan, tinernuhan ko po siya ng tote bag at saka yung lagayan po ng passport. Ano po? So yun yan, yan ganyan po yung ating project. Yan ang kabuuan po ng aking project na yan. Pagpasinsyahan nyo po ako kasi marami po kasi tayong ginagawa. Kaya... at hindi po laging nakakapag-share sa inyo, pero sisikapin ko po na laging makapag-share sa inyo. Ang size po ng aking tote bag nang nayari yan ay 28 by 30 cm, ano po. Yung aking pong lagay ng passport, yan po ay 5.5 by 10, yan po yun. At yung aking pouch naman po ay 6 by 5 po, ano? 5 by 6. Yun po yung size niya, ano po. So, yan lamang po yung aking mga cute na project. Maraming salamat po sa inyong pagsama. At samahan niyo pa po ako sa mga susunod ko pang mga project. At magsishare pa po tayo ng iba't ibang kulay. At size ng ating tote bag, at makaisip pa ng another design para po sa inyo. Kaya samahan niyo po ako, sama-sama po tayo mag-aral at magtuklas at makakuha ng ideas, tips and ideas po, ano. Panoorin niyo po yung aking video hanggang sa dulo para makita po ninyo yung aking mga tips doon, aking ginawa, ano po. At paki-like, share, comment, at paki-subscribe na rin po para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang project. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At kita-kits pa po tayo sa mga susunod ko pang mga project. Maraming salamat po.